Sige po ate, ako nang bahala dito at kay Kuya Larry. Gusto ko rin matutong magluto ng masarap na tahon. Hoy nom! Tagay! Adobo Recaps here. For today's recap, ang movie title ay Palipat-lipat, Papalit-palit. Nagsimula ang kwento sa isang mag-asawa, sina Edna at Larry, na araw-araw naghahango ng mga shellfish upang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang araw pagkatapos ng trabaho, nakita ni Edna ang isang babae na walang malay at napadpad sa dalampasigan. Dahil sa matinding awa, agad niyang hiniling sa kanyang asawa na tulungan siyang dalhin ang babae pauwi para magamot ito. Pagdating sa kanila, nagkamalay ang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Amy, isang residente ng Karatignayon, at nakaramdam ng simpatiya sina Edna at Larry sa sitwasyon ni Amy. Isinaalang-alang ni Edna ang pagkuha ng larawan ni Amy para i-post sa social media, umaasa na maaaring makilala siya ng kanyang pamilya at malaman ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, nakiusap si Amy kay Edna na huwag i-post ang kanyang larawan dahil sa kahihiyan. Bilang paggalang sa kagustuhan ni Amy, inalok siya ni Edna na pansamantalang manatili sa kanilang tahanan. Kinaumagahan, nagulat si Edna nang makakita ng mga pagkain na sadyang inihanda ni Amy bilang pasasalamat. Habang nag-aalmusal sila, binanggit ni Larry na ihahatid niya si Amy sa bahay nito, ngunit tumanggi si Amy at sinabing wala na siyang matitirhan. Isiniwalat niya na siya ay isang ulila na inampon, ngunit pinalayas siya ng mga umampon sa kanya. Naantig sa kwento ni Amy, nagpa siya si Edna na hayaan si Amy na manatili sa kanilang bahay, sa kabila ng malinaw na pagkadismaya ni Larry sa presensya ni Amy. Kinabukasan, dinala ni Edna si Amy sa isang thrift shop na pag-aari ng isa niyang kaibigan, si Tanya, na ipinakilala bilang kanyang pinsan. May kakayahan si Tanya na basahin ang karakter ng isang tao, at binalaan niya si Edna na laging mag-ingat kay Amy. Habang nasa shop sila, namataan ni Amy ang dalawang pulis sa labas. Bigla siyang nakaramdam ng takot at agad siyang humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad na sinabihan ni Edna si Amy na subukan ang mga damit na binili niya. Sinuswerte nga naman, hindi sinasadyang nakita ni Larry si Amy habang nagbibihis ang dalaga, at nag-react kaagad ang magic wand ni Larry. Nang matapos magbihis si Amy, excited niyang ipinakita kay Edna ang bagong damit na ikinamangha ni Edna dahil sa kanyang kagandahan. Dahil dito, muling naisipan ni Edna na kunan ng litrato si Amy para ibahagi sa social media. Gayunpaman, nang marinig ang kahilingan, nakaramdam ng pagkataranta si Amy at nakiusap kay Edna na huwag siyang kuhanan ng litrato. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang narinig ni Amy ang mga tinig ng nagkakaisang mga bansa na nagmumula sa silid ni Edna, na nagsasagawa ng matinding pakikipagbakbakan. Dahil sa curious siya ay sinilip sila ni Amy habang iniimagine na kasali din siya sa aktibidad nila. Nang sumunod na araw, nangolekta si Edna ng mga bayad para sa shellfish mula sa kanyang mga customer, at ipinagkatiwala kay Amy ang pag-aalaga sa kanyang asawang may sakit. Gayunpaman, si Larry, na hindi na mapigilan ang kanyang pagkagusto sa dalaga, ay lumapit kay Amy at nagudyok ng matinding bakbakan, at alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. Mula noong insidenteng iyon, halos araw-araw ay bumubuka ang kabibe niya para kay Larry, kapag lumalabas si Edna para mangolekta ng mga bayad. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Edna ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa na kamakailan ay naging iba. Ipinagtapat niya kay Amy ang tungkol sa kanyang mga hinala, na ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at ang kanyang takot na mawala ito. Tahimik na nakinig si Amy sa mga kwento ni Edna, hindi mahanap ang tamang salita na sasabihin. Isang gabi, nagising si Edna mula sa kanyang pagtulog at hindi niya nakita ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Dahil sa curious siya ay sinubukan niyang hanapin si Larry at laking gulat niya nang makita niya si Larry na nagsusumikap gumawa ng kulay puti na ketchup para kay Amy. Si Edna ay nakaramdam ng matinding galit at pagkadismaya kay Amy na nakipagrelasyon sa kanyang asawa. Ipinagtanggol ni Larry si Amy sa pagsasabing ito ay kasalanan ni Edna, dahil pinilit niyang manatili si Amy sa kanilang bahay noong una kahit na ayaw ni Larry. Umiiyak sa sakit si Edna at pinapaalis si Amy sa kanilang bahay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinayagan ni Larry si Amy na manatili at ginawa siyang pangalawang asawa nito. Ngayon, kada sasapit ang gabi ay nakatoka sila ni Edna at Amy na magpalitan para makatabi si Larry kada gabi. Dahil sa ayaw niyang mawalan ng asawa at magwagi si Amy, ipinagpatuloy din ni Edna ang pag-agaw sa atensyon ng asawa. Sinabihan niya si Amy na enjoyan na niya ang kanyang oras kasama si Larry dahil balang araw ay mababawi niya rin ito.
Habang tumatagal ay humihigpit ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang babae. Pareho silang nagpapagalingan sa pagkaldag, kahit sa pagluluto ay kanya-kanya sila ng diskarte para lamang mapasaya si Larry. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagtagumpay si Edna na mabawi ang kanyang asawa mula kay Amy at patuloy itong ginagawa. Nang maglaon ay nababoring na si Larry kay Amy, at hindi nag-aatubiling tanggihan ang kanyang mga imbitasyon para makipagbakbakan. Nakaramdam ng matinding inggit si Amy nang mapagtantong wala nang pakialam si Larry sa kanya, lalo na nang matuklasan na nabuntis na si Edna ni Larry, at naging dahilan ito para maniwala si Amy na hindi na siya pinapahalagahan ni Larry. Dahil masama ang loob ay lumabas ng bahay si Amy, at pumayag na makipag-inuman sa tatlong lalaki na mga mangingisda. Nang magkalasingan na sila, biniro siya ng isa sa mga lalaki, at dahil sa lasing ay pumayag si Amy na makipagbakbakan sa tatlong mangingisda nang sabay-sabay at nagsimula ang fiesta. Nang matapos ang boodle fight, umuwi si Amy sa bahay na lasing pa rin at nadatnan niyang bumabakbak din sina Edna at Larry. Noong una ay pinagmamasdan niya lang sila, ngunit hindi na siya nakatiis, nakiusap si Amy sa kanila na payagan siyang makisali sa kanilang ginagawa. Tinanggihan ni Larry ang kanyang kahilingan at itinulak siya palabas ng kanilang silid, at sinabihan siyang umalis at huwag nang babalik. Hopeless na si Amy, sa wakas ay naalala niya ang lahat ng mga pangyayaring naranasan niya at nabunyag kung sino siya. Si Amy pala ay isang psychopath, at palipat-lipat lang siya ng lugar para maghanap ng mga biktima. Sa mga unang eksena, nakita niya sina Edna at Larry at nagkunwaring walang malay para tulungan nila siya. All this time, nagkunwari si Amy dahil gusto niyang nakawin si Larry sa asawa nito, pero dahil hindi nangyari ang gusto niya, ginawa na lang ni Amy ang dati niyang ginagawa, kumuha si Amy ng karit, at habang nagbabakbakan ang mag-asawa ay inatake niya ang mga ito, na nagtuldok sa mga buhay ng dalawa. Nagtapos ang istorya nang sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Amy, nakilala niya ang isang sundalo na nagngangalang Roman, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Aiko. Kung nagustuhan mo ang recap, please like the video at baka pwedeng mag-subscribe ka naman sa aking munting channel. Maraming salamat!